ba ay wala pang 18 taong gulang o hindi lubos na maalagaan ang sarili dahil sa kondisyon ng kalusugan? Kung gayon, kayo ay matatawag na bata. Mga bata, alam niyo bang may ahensya ng pamahalaan na para sa inyo? Ito ay ang Council for the Welfare of Children o CWC. Ang Council for the Welfare of Children o CWC ay ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nagsusulong ng kapakanan at karapatan ng bawat bata sa Pilipinas. Matagal na ang CWC, na itatag ito noon pang December 10, 1974 sa pamamagitan ng Child and Youth Welfare Code. Tungkulin namin na bumuo ng mga patakaran at mga programa patungkol sa mga bata at subaybayan ang pagpapatupad ng mga ito. Bukod pa rito, maaari nyo rin kaming lapitan sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas sa tulong ng aming regional committees at subcommittees for the welfare of children. Saan mang panig kayo ng Pilipinas, abot namin kayo. Hindi nag-iisa ang CWC sa pagsulong ng inyong mga karapatan at sa pagtugon sa inyong mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng CWC Board, nabibigyang tuon ang iba't ibang aspeto ng kapakanan ng mga bata sa tulong ng DSWD, DA, DepEd, DOH, DOJ, DILG, DOLE, NEDA, at NNC na sinusuportahan ng CWC Secretariat. Katuwang din nila ang ex-officio members na binubuo ng NAPC Child Basic Sector, PCOO, CHR, dalawang pribadong mamamayan at isang child representative. Malaki ang pagpapahalaga namin sa inyo bilang mga bata. Kaya naman, kayo ay kasama namin sa mga desisyon na makakaapekto sa inyo. Lahat ng usapin ng CWC Board ay sinusuri muna ng Technical Management Group at may mga komite na nakatuon sa bawat sektor ng mga bata. Ang CWC naman ay may mga plans and frameworks, programs, at project para sa ikabubuti ng mga batang Pilipino. Mga bata, lagi niyong tandaan na ang boses niyo ay mahalaga. May nais ba kayong iparating sa amin? Ipadala lamang ang inyong mga mensahe sa mga sumusunod. Thank you.
CPCs. This webinar natin ngayong hapong ito ay magpo-focus tayo sa usapin ng public financing for children, and our speaker will also walk us through the Executive Order Number 138 Series of 2021 or the Mandanas-Garcia ruling. Before we begin, we will have our national anthem. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-iliw, Diyos magsigatanan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyang ka ng mag-iting, sa mandulupin, di ka pasisigil. Sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng pangraw, ay hinatang tulakawin sa pagkayang minamahal. Ang isang kapatawa, kumusta po kayong lahat sa mga kumakain pa ng lunch sa oras na to? Pwede po ba kayong mag-share sa amin? Hindi pa po kami nagla-lunch. Anyway, we are also live via Facebook page ng Council for the Welfare of Children. For those who were not able to join us in the first webinar, please watch the Zoom recording of the first webinar posted on CWC's Facebook page. To officially start this webinar, let us hear it from Undersecretary Angelo M. Tapales, the new Executive Director of the Council for the Welfare of Children. Makabatang umaga po sa ating lahat. I would like to express the CWC's gratitude to everyone who joined our webinar series. The COVID-19 pandemic had shown us that we need to adapt and innovate our way of delivering information and services. At the same time, it also emphasized the need for us to recalibrate and strengthen our capacity and systems improving for our mandate. The Philippines, as a state party to the UN Convention on the Rights of the Child, with its adoption of the UN General Assembly's resolution on the Sustainable Development Goals 2030, the Philippines, as a state party to the UN Convention on the Rights of the Child, and with its adoption of the UN General Assembly's resolution on the Sustainable Development Goals 2030 agenda, the government, as the primary duty bearer committed to promote, protect, and fulfill the rights of every child and ensure that no one should be left behind, especially amongst children. These commitments are being addressed by the Third National Plan of Action, or Third NPAC, and its accompanying documents such as the Philippine Plan of Action to End Violence Against Children, or PPA-EVAC. The third NPAC focuses on children's rights and survival, development, protection, and participation, fostering non-discrimination and inclusivity, and improving the quality and standards of their lives. The PPA-EVAC, on the other hand, is the multi-sectoral plan to address violence against children-related issues. I strongly encourage that each of you participate actively, take notes of what would be helpful and crucial to you in your local context, and ask questions to help you get a better clarity on the topics. CWC is cognizant of the reality that while the mandate of the LCPCs does not change, the circumstances and events affecting the fulfillment of its mandate are constantly changing. Thus, while these sessions are basic in nature, their goals is to refresh and upscale your skills in doing plans, programs, and activities related to child-centered governance. Thank you for your time and enjoy the rest of the webinar series. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you very much, Edie Tapales. Very inspiring message para sa ating mga LCPCs.
Magandang hapon sa lahat. I am Maggie Jacinto, your moderator for this webinar. The LCPC webinar series is organized by the Council for the Welfare of Children, or CWC, and the Department of Interior and Local Government, with support from Consuelo Zabel Alger Foundation, UNICEF, Save the Children, and Social Watch Philippines. Hello sa lahat ng participants natin mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaway-kaway at open ng video kahit sandali lang. Ayan, sige po. As mentioned earlier, the topic today is public financing for children. We have our speaker, Ms. Luz Anigan, who will share with us the importance of investing in children and why the LCPC needs to know about this. Now, the aim of this webinar is to provide a venue for the LCPC to gather new insights and lessons that are relevant in upholding children's rights. If you have questions for the speaker, please use the Zoom question and answer box, or if you are tuning in via Facebook, you may write your questions in the comment section. And just like the first webinar, we will again have our game called Facebook Takeaway. Congratulations nga pala sa mga nanalo last week. Dun sa hindi pa nanalo, huwag po kayong mag-alala, meron pa po kaming t-shirts and metal ball pens na ipamimigay. Kaya join na kayo sa game natin. All you have to do is share your takeaways after listening to our speaker. We want to hear your comments, takeaways, yung mga learnings na natamaan kayo o may malaking impact sa inyo. I-post nyo lang ito sa official Facebook page ng inyong LGU o opisina gamit ang hashtag na LCPC'ng gumagalaw. We have the same criteria as last week. It's flashed on your screens. So don't forget the hashtag LCPC'ng gumagalaw. Mag-post lang po kayo. Ayan. So now let's have our first topic. Our speaker is Ms. Luz Anigan. She's the Budget and Child Protection Lead of Social Watch Philippines. Ms. Luz Anigan has been the project coordinator for several public investment in children projects of Social Watch Philippines since 2016. Thank you for joining us this afternoon, Ms. Luz. Take it away. Sige, magandang araw po sa ating lahat ngayon. Ang akin pong topic o paksa ngayon ay yung public financing nga or public investment in children. Ito yung obligasyon ng ating mga estado o bansa para tiyakin na ang karapatang pambata ay naisa sa katuparan. Sige, pero bago po iyon, kaunting pakilala lang tungkol sa Social Watch Philippines kung saan ako kabilang. Ang Social Watch ay isang network na nabuo bilang global movement noong 1997, matagal na pong panahon. Nabuo ito para subaybayan yung mga pangako ng mga estado, pangako o commitment no, na i-monitor ang mga napagkasunduan kaugnay ng mga kaunlarang panlipunan o social development concerns. Na isa na nga sa mga commitment dito, kung narinig na po ninyo, ay yung social development goals o SDGs. Dati po itong Millennium Development Goals. No? Inaalam po natin kung nakakamit ba natin yung mga goals na tinatarget dito sa SDGs na ito. Tulad ng yung unang goal, yung pagtugon o pagbabawas sa kahirapan no, sa buong mundo at iba pa. So, at kasama rin po sa gawain ng Social Watch ay itong i-monitor ang paglalaan ng pondo kaugnay ng karapatang pambata. Sige, simulan na natin ang topic natin. So, kung maalala nyo, yung ating pinag-uusapan, nabanggit na rin siguro ng mga unang speakers, yung tungkol sa UN Convention on the Rights of the Child, no? Lumagda ang Pilipinas dito noong 1990.
Ang ibig itong UNCRC, isang mahaba at kumpletong dokumento ito na kung saan nakasaad ang mga karapatang pambata. Na-aprubahan ng General Assembly, UN General Assembly noong 1989 at 1990 nga nang tayo ay lumagda. Ang ibig sabihin sa paglagda ng Pilipinas, nangangako ang ating gobyerno at mga leader no ng Pilipinas na gagawin nila ang lahat upang alagaan ang mga bata, tiyakin na ang mga karapatang pambata ay naisa sa katuparan. Kasama na ang pagbabudget para ma-implement syempre yung mga programa at serbisyo sa mga bata. Nasasaad nga sa Article number 4 ng UNCRC na gagawin lahat ng makakaya upang maisakatuparan ng karapatang pambata. Ngayon, makalipas ang mahigit isang dekada, naglabas uli ng general comment ang UN upang ipaalala ang pangakong ito no, na paglalaan ng pondo o budget. Kasi doon sa General Measures of Implementation na inilabas noong 2003, pinapaalala doon na dapat mag-allocate o maglalaan tayo ng sapat na resources para sa bata. At gawing visible no, sa budget natin ang mga programa at serbisyo para sa bata. Ngayon, pagtapos ng ilang dekada uli, marami pa rin sa mga bata ang hindi naisa sa katuparan yung mga karapatan nila, no? Marami pa rin ang hindi nakakapag-aral, marami ang malnourished, marami ang lugmok sa kahirapan. Kaya naglabas uli ng general comment, no? Comment 19 noong 2016 upang ipaalala no itong pangako ng pagbabudget para sa bata. Kasi pwedeng merong programa, hindi naman napopondohan. Or wala talagang programa para sa mga bata. Kaya dito sa General Comment 19, ito yung unang dokumento na nagbibigay ng detalyadong gabay sa ating mga estado o gobyerno kung ano yung obligasyon nila sa pag-i-invest o paglalaan ng pondo para sa mga bata. Kaya para matulungan tayong mas maintindihan itong General Comment 19, no, ating pag-uusapan ito ng mas malaliman siguro. Or kahit pahapyaw muna kasi kulang ang ating panahon ngayon, pero kung nais ninyong mas palalimin pa, pwede pa natin gawin yon. Ngayon, itong makocover lang natin sa hapong ito ay yung laman ng General Comment 19 kung saan binibigyan tayo ng gabay sa pagbabudget batay sa CRC o Convention on the Rights of the Child Principles, ikalawa, standard sa budgeting, at ikatlo, paano ba isasama ang mga karapatang pangbata sa ating proseso ng pagpaplano at pagbabudget. So yan po ang lalamanin ng ating pag-uusapan ngayon. At para makatulong, para mas maintindihan natin to, mayroon po tayong videong papanuorin na ginawa ng UN, United Nations, para nga po maipaliwanag ng husto yung obligasyon ng mga estado na tiyaking masasakatuparan ang karapatang pambata. Sige, panuorin natin ang video. All states that have ratified the UN Convention on the Rights of the Child have an obligation to make all rights in the Convention a reality for all children. Quality public investment in children is necessary to realize children's rights. Evidence also shows that investing in children results in future generations of citizens who are healthier, better educated, and more productive, and who contribute to sustainable development. In a new general comment, the UN Committee on the Rights of the Child provides guidance to states on how to invest public resources to realize all children's rights. The committee makes it clear that states must prioritize children in their budgets.
To achieve this, the four general principles of the convention should be at the center of states' decision on investment in children. States must not discriminate against any child through their resource mobilization, budget allocation, or spending of public funds. The best interest of the child should be a primary consideration in the budgetary process at all times. The right of children to life, survival, and development should be a cornerstone of the budget cycle of any state. States must ensure that children can participate in budget decisions, including by allocating the necessary resources for their participation. Did you know that during the process of drafting the general comment, 2,700 children from around the world provided their opinions on how, when, and where to invest to make their rights a reality? Decisions on public budgeting and spending for children at national and subnational levels should also be guided by effectiveness, efficiency, equity, transparency, and sustainability. The four general principles of the Convention and these standards of public budgeting should inform the four stages of the public budgeting processes. 1. Planning. 2. Enactment. 3. Implementation. And 4. Monitoring. Let's talk a bit more about each of these public budgeting standards. Effectiveness. States should ensure that budgets are planned, implemented, and monitored through a results-based approach to achieve concrete progress. In Bangladesh, for example, local governments are publishing citizens' charters, which also include information on funds allocated in the local budget to children's programs and social development. These charters are updated quarterly to reflect actual expenditure. Efficiency. Public resources should be managed to ensure maximum value on investment. States must prevent wasting of resources due to inefficiency and combat corrupt practices. In Rwanda, the government has expanded its fiscal space to increase investment in children, not only by improving efficiency and tax collection, but also by cracking down on corruption. These measures have contributed to increased social expenditures on health and social protection. Equity. This involves making decisions on public budgeting and spending with the aim to contribute to greater equality in the enjoyment of the rights of children, especially for those children that are most excluded. In Ecuador, a greater share of municipal resources is allocated to the most deprived groups, including children, and local authorities conduct research on the socioeconomic conditions of the population to help inform public investments. Transparency. This refers to the right of adults and children to access timely and user-friendly budget information. Access to public information is necessary for the meaningful participation of civil society in budget processes. In Kenya, local authorities were supported to enhance participation of young people in local budgeting using an interactive online budget portal to promote transparency and accessibility of budget information. Sustainability. Public budgeting should take the best interest of present and future generations of children into account to ensure sustainability of policies and programs affecting children, including in times of economic slowdown. The Children's Commissioner for England, for example, conducted a child rights impact assessment to assess how budget decisions would affect children. The general comment will also help states to deliver on commitments to children, included in the UN Human Rights Council resolution towards better investment in the rights of the child and in the Sustainable Development Goals. In addition to being a legal obligation under the Convention on the Rights of the Child, public investment in children is an important contribution to the sustainable development of any country. What will your country do to make this commitment a reality for children?
Okay, so sana po nakatulong yung ating maikling video sa pagpapaliwanag ng mga obligasyon ng ating pamahalaan sa pagtitiyak na ang mga programa at serbisyo para sa mga bata, lalo na yung pagsasakatuparan ng mga karapatan nila ay naisasagawa. At pangunahing mensahe ay ang pagpaprioritize sa bata sa ating mga pagbabudget. Ipinaalala rin sa atin na dapat ay hindi lang basta-basta naglalaan ng pondo, kundi pinag-aaralan at pinaplano yung mga programa at mga serbisyong isasagawa para isakatuparan yung karapatan ng bata. At ikalawa, pinakita rin ng mga ebidensya na kapag tayo ay naglaan ng sapat na pondo ngayon para sa mga bata, maaari itong magresulta sa mga henerasyon ng mga bata na mas malusog, mas maraming kaalaman, mas produktibo at aktibong nakakaambag sa ating lipunan. Sige nga, pagtapos ng videong ito, may kaunting quiz ba? Recall lang. So alalahanin nga po natin ano-ano raw yung apat na UNCRC principles na gagabay sa pag-i-invest sa ating mga bata. Una, isa dito ay yung right to non-discrimination, o ito yung pantay-pantay na pagtrato. Ibig sabihin, wala tayong pinipiling lahi, kulay, kasarian o relihiyon o lingwahe ng mga bata. Dapat kasama silang lahat sa ating pagbabudget. Lalo pa itong ating mga batang may mga kapansanan. Hindi sila dapat na pag-iiwanan. Dapat nakakapag-aral din ang mga batang nasa malalayong lugar, mga batang may kapansanan, nahihirapang maglakad. Kailangan nakakapag-aral pa rin sila at nagbibigyan ng serbisyong pangkalusugan. Ano pa ang ating guidelines na batay sa UNCRC principles? Best interests of the child, unahin daw yung kapakanan ng bata. So mahalaga na nakakagawa tayo ng mga impact assessment kung meron tayong mga policies, batas o programa para sa bata, lalo na para sa mga batang nasa malalayong lugar o hindi nabibigyan ng sapat na serbisyo, dapat na-assess natin kung paano ba sila mabibigyan o maaabot ng ating mga programa at serbisyo. Lalo na kung meron tayong mga bata o areas na nasa malalayong lugar o yung tinatawag na GIDA areas o geographically isolated na areas, o kaya ay mga bata nga na may kapansanan. So kailangan pinagkasama sila at pinag-iisipan natin kung paano sila maaabot ng ating mga batas, patakaran at programa at serbisyo. Ikatlo, ano pa? Yung karapatan ng bata to life, survival and development. Ito yung mabuhay nga ng malusog at maunlad. Ibig sabihin, dapat lahat sa pagdidesisyon ng ating pamahalaan, dapat yung mga pangangailangan ng mga bata mula sa kanyang sa womb, mula sa sinapupunan, yun, salamat. Mula sa sinapupunan hanggang sa kanyang paglaki, hanggang umabot ng 17 years old, ay magabayan sila at mabigyan ng pangangailangan nila sa bawat stage ng kanilang buhay. Ano pa kaya? Right to be heard. Malamang narinig na po ninyo yung child participation, Ibig sabihin ito, seryoso nating pakikinggan ang mga sasabihin at pananaw ng mga bata. Lalo na kung desisyon sa pagbabudget.
tiyakin na makabuluhan yung partisipasyon ng mga bata, hindi yung tinanong mo lang nang minsan, okay na, parang yun na yun. Kailangan regular silang natatanong, kamusta na ba kayo? Anong mga pinoproblema ninyo? Anong mga naging magagandang karanasan ninyo? Magandang maibahagi nila ang mga ito para tayo rin ay matuto sa kanilang mga pananaw, no? So yun ang kahulugan ng ating child participation, ang karapatang mapakinggan o marinig. Yan ang apat, no, na principles ng Convention on the Rights of the Child na sinasabing gagabay sa pagbabudget ng ating pamahalaan. Ano pa ang napanood natin sa video? Pero bago yon, break daw muna. Health break daw muna, baka pwedeng magkape, magtsaa, magtubig, o kung ano pa man ang nais ninyong gawin. Okay.
Hello po. Sige, tuloy na po natin ang usapan. Sa bahaging ito, yun namang, kung maalala nyo, dun sa video, meron din tayong pinag-uusapan sa General Comment 19 na limang standards no, ng public budgeting for children. Ano-ano nga raw po ang mga ito? Sige, simulan natin. Una, effectiveness. Anong ibig sabihin ba nito, no? Ano ang paano mo masasabing effective yung ating pagbabudget? Una, batay daw ito sa plano, no? Nakagawa tayo ng plano na gumamit ng Child's Rights Situation Analysis, no? Inalam natin ang kalagayan o sitwasyon ng mga bata gamit ang lente ng children's rights. Ikalawa, nagamit natin yung budget batay sa kung ano yung pinlanong alokasyon natin para dito. At ikatlo, yung tinignan natin na tinitiyak natin na yung mga objectives o goals ng mga programa at serbisyong ating pinlano ay nakakamit. At yung ika-apat, syempre patuloy na namomonitor natin at na-assess ano yung epekto ng mga pinlano nating programa at serbisyo para sa iba't ibang bata o grupo ng bata, lalo na nga yung mga marginalized o yung mga kadalasang hindi naaabot ng ating mga programa at serbisyo. Ito yung mga katangian para masabing effective yung ating budget kasi meron tayong plano, inimplement itong plano kasi ito ay pinondohan, at sinusubaybayan natin at inaalam kung ano yung resulta ng ginawa nating plano, programa at serbisyo sa mga bata. Nakatulong ba? Naiahon ba sa kahirapan? Naiahon ba sa malnutrisyon? O iba pang bagay. So mahalaga pong lagi nating namomonitor kung ano yung resulta ng ating mga isa niyang sagawang programa at serbisyo para sa mga bata. Para masabing effective yung ating pagbabudget para sa bata. Ikalawa, ano yung susunod na katangian ng ating pagbabudget? No? Efficiency. No? Dapat tinitiyak na hindi tayo nagwawaldas, no? Hindi naaaksaya yung ating mga inilalaang pondo. Kaya dapat nakabatay ito sa datos, no? O data. Alam natin kung ilan ng mga batang ating tinatarget na maseserbisyohan. Alam natin nasaan sila. No? Alam natin kung maaabot natin sila at kung hindi pa sila kaagad maaabot, ilan pa silang hindi pa naaabot na kailangan pang abutin. So dapat nakabatay tayo lagi sa data. Alam natin kung ilan yung batang ating nasasakupan. Ikalawa, itong ating paggastos ay nakakapaloob doon sa ating pinlanong amount, no? Hindi tayo sumusobra doon sa pinlano natin. Kung sumobra man, meron tayong napakagandang dahilan, no? Na dapat na maging naging gabay natin doon sa paggastos, no? Pero ang lagi nating pinagbabatayan ay meron tayo kasing pinlanong mga activities para sa kanila. Kung maalala nyo, sa ating planning cycle, meron tayong 3-year plan o 5-year plan at meron tayong mga annual plan. Ibig sabihin, sa 3 taon na pinlano natin, meron tayong target goals o objectives na makakamit. Ngayon, taon-taon, meron tayong unti-unting pagkamit, no, doon sa patungo sa goal ng 3 taon. Kaya mahalaga na nakaplano ang ating mga gagawin para meron tayong nakakamit na bahagi ng layunin natin taon-taon patungo sa 3 o 5 taong plano natin. At yung ika-4 dito, tinitiyak din natin, no, na walang duplication ng mga serbisyo o mga binibiling commodities, equipments o supplies ng mga offices ng LGU para hindi nasasayang yung ating
perang. Kakaunti na nga lang ito, kung masasayang pa ay sayang. Sige. Ikalawa yun, no? Ikatlo. Ano yung ikatlo natin? Equity. Paano na sa natin masasabing equitable yung paggamit natin ng ating pondo o pagbabudget? Muli batay ito sa pag-analyze, no? At pagkonsulta sa mga batang, lalo na yung mga batang hindi naaabot ng mga serbisyo. Kailangan inaalam natin mula sa kanila kung ano pa yung mga pangangailangan nila. Bukod doon sa mga marginalized at excluded na children, pati rin yung usapin ng gender, no, ay kasama rin, no, sa pinag-uusapan o konsultasyon sa kanila. Madalas po kasi ang mga issue na related sa gender concerns ay yung marami po ang mga batang nabubuli, no, related sa gender concerns. So, kailangang naririnig din po natin ang kanilang mga paliwanag, hinaing at mga rekomendasyon kung ano ang maaring gawin para mahinto na ang pagbubuli sa kanila. At ikatlo, pag sinabi natin equitable, madalas ito yung paglalaan ng mas malaking pondo para sa mas nangangailangan. Hindi po como nagbibigay tayo ng tulong o ayuda, halimbawa 500 para sa lahat ay sapat na yon. Mayroon po talaga tayong mga bata, lalo na halimbawa ay yung mga batang may kapansanan o batang nakatira sa malalayong lugar, mas malalaking pondo po ang kakailanganin natin para maabot sila. At para mabigyan ng halimbawa assistive devices, o kaya ay para madala sila sa mga paaralan na espesyal para sa kanila, no? O kaya mga pangkalusugang pangangailangan nila para matulungan yung para makagampan pa rin sila ng kanilang mga gawain kahit sila ay may kapansanan. Ano pa? Equity. Ang ika-apat ay ang transparency. Ano nga ibig sabihin nito? Ito yung karapatan natin, no, na malaman yung impormasyon tungkol sa ating budget. Magkano ba? Saan inilaan? No? Sino ang naging benepisyaryo ng mga programa at serbisyong ito? Ibig sabihin nito, ang budget ay bukas para sa lahat, no? Ang mga impormasyon na kaugnay ng budget ay nakikita, na-access, nababasa, naiintindihan ng ordinaryong tao, no? At in a timely manner, no? Kung ano yung binudget ngayon, yun ang mahalagang kailangan nating malaman, hindi yung binudget 10 taon na ang nakaraan. So, kailangan timely rin yung alam nating impormasyon, no? Kasi nakakatulong ang transparency para maging makombat o malabanan ang corruption at maging accountable, no, tayo sa mga pondong na ilalaan para sa atin, no? Okay, ika-apat, ika-lima. Ano yung ika-limang standard ng public budgeting? Sustainability. Ibig sabihin, anong katangian nito, no? Meron din tayong evidence-based programming. Kasi tinitiyak na hindi lamang para sa ngayon ang budget na ito, no? Na tinitiyak din na kahit mayroong krisis pang ekonomiya, hindi nahihinto ang pagpopondo para sa mga programa at serbisyo sa bata. O kung meron mang natural disaster, bagyo tulad ni Yolanda o ni Undoy, no, o itong mga ni Odette, nitong mga bagong bagyo, tinitiyak na ang mga bata ay kasama pa rin o priority sila sa mga programa at serbisyo at kasama sa pagbabudget, no. Ito yung sustainability
na sinasabi para sa budget sa bata. Tinitiyak na hindi malalaglag ang mga budget para sa bata kung may mga disaster, economic crisis na mangyayari. Kasi madalas, ang nauunang ilaglag sa pagbabudget ay yung budget para sa bata. Kaya tiyakin natin, no, na hindi nawawala ang mga budget para sa bata kahit may crisis tayo, pang-ekonomiya o natural disasters man. So, iyan po, no? Ito yung limang standard sa pagbabudget para sa bata kung saan dapat na isasakatuparan o na isasagawa natin ito sa lahat ng stages ng ating planning and budgeting process. Yan ang sinasabi ng ating General Comment 19. Paano nga ba natin mai-integrate, no, itong child's rights sa ating local budget process? Unang-una sa phase ng budget preparation, sa pagpaplano pa lang, kailangan meron tayong malinaw na pag-aanalisa sa kalagayan ng mga bata. Meron tayong datos at impormasyon tungkol sa kanilang mga pangangailangan sa kasalukuyan. Hindi yung nakaraang mga ilang taon nang nakaraan. Kailangan po laging updated ang ating data. Ilan ang ating mga bata, nasaan ang mga batang ito, ilan ang naapektuhan ng iba't ibang disaster, mga ganong klaseng impormasyon, lahat ng klaseng impormasyon tungkol sa bata upang makasama ito sa ating pagpaplano. At kasama rin po sa ating pagpaplano yung resulta ng mga minonitor at in-evaluate nating mga programa at serbisyo o proyekto para sa bata. Ikalawa, sa phase po ng budget authorization, ang ating mga legislators, tulungan din natin silang maintindihan kung bakit mahalagang maglagay sila ng pondo para sa mga programa at serbisyo sa mga bata. Tulungan natin silang ma-analyze yung budget na pinropose sa kanila, makita ano yung inaasahan nating magiging epekto kapag pinondohan ang mga programa at serbisyong ito. At sa ikatlong phase naman, ito yung budget review, tinitignan natin dito kung nagko-comply tayo dun sa mga mandatory requirements tulad ng 1% na ina-allocate para sa LCPC, para sa pagpapalakas, no, sa ating local councils for the for child protection at iba pang mga dokumento. At ika-apat, pagka ine-execute na o ini-implement na yung budget, mahalaga pong na-monitor natin, no, kung yung bang na-aprubahang budget kung saan nandun yung ating mga PPAs, programa, proyekto, at activities for children ay naisasakatuparan, nabibigyan ng budget at nai-implement. Ito po yung budget execution phase. Pagtitiyak na nai-implement. At yung ikalimang phase ay yung budget accountability kung saan mayroon tayong reporting na ginagawa kung paano nagastos yung ating budget at ano ang naging resulta nito, na anong naging impact sa buhay ng mga bata, no? Nakatulong ba sa kalagayan ng mga bata? Hindi nakatulong, no? Mahalagang malaman natin anong resulta ng mga programa at serbisyong isinagawa natin ng buong taon para sa mga bata. So ito po yung isang mabilisang pagtingin doon sa paano ba iisasama ang child's rights lens sa ating local planning and budgeting process. So, paalala lang po, bilang pagsusuma, ano yung kahalagahan ng ating General Comment 19, unang-una dyan, no, pagpaprioritize sa mga karapatang pambata, no, sa ating mga national and local budgets. At best interest of the child ang lagi nating inuuna sa pagdidesisyon kaugnay ng pagbabudget.
Ikatlo, yung pagpapalakas sa ating information system para may datos tayo kaugnay ng ating mga bata. Para rin matiyak na yung mga batang nasa malalayong lugar at madalas na hindi naaabot ng serbisyo ay nakakasama sa ating mga plano. At ikaapat, no, yung evidence-based planning, kaugnay pa rin po ng impormasyon, kaugnay ng mga bata, meron tayong ebidensya at pag-aanalisa palagi doon sa kalagayan nila at sa datos na nakukuha natin. At nare-report natin ang mga ito, no? At inaalam ano yung impact ng mga programang ito at mga budget. Nagkulang ba doon sa budget o sumobra ba sa budget? Sana okay yung sobra. Ngayon, itong ika-5 na punto, yung children's participation sa lahat ng stage ng budget process, pinapaalala pong mahalagang bahagi ito, no, ng pagsasakatuparan ng karapatang pambata. Lagi nating isama ang mga bata, ang kanilang mga opinion, pananaw, upang mas maintindihan natin ang kanilang kalagayan. At para rin po makatulong sa ating pag-aanalisa ng budget, magkaroon tayo ng isang tool o sistema para malaman kung ano-ano yung mga pondo o budget na nailalaan sa mga programa, proyekto o activities para sa mga bata. Okay, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Dito po natatapos yung unang bahagi ng ating usapan. Marami pong salamat! Maraming salamat po, Miss Luz. Huwag po kayong umalis dyan dahil kayo pa rin ang speaker sa next topic natin. Sa mga participants natin, mga LCPC yung gumagalaw, yung mga aha moments nyo po at mga takeaways, huwag po ninyong kalimutan i-post sa official Facebook page ng inyong LGU o opisina gamit ang hashtag na LCPCGumagalaw. Gawin nyo na po ngayon yan habang magkakaroon tayo ng 10-minute break.
Welcome back, everyone. Please settle down and we will now have the next discussion on the Executive Order No. 138, Series of 2021, or the Mandanas-Garcia ruling. And I would like to call back Ms. Luz Anigan. Ms. Luz, please go ahead. Hello uli sa ating mga tagapakinig at sa iyo, Maggie. Sana ay nakabalik na tayo mula sa ating health break para sa susunod na paksang tatalakayin natin. At ang sabi nga ni Maggie, ito ay ang Mandanas Ruling at Executive Order No. 138. Yeah. Ano yung lalamanin? No? Magbibigay diin tayo sa tatlong bagay. Una, magkakaroon tayo ng panimulang overview no, dito sa Mandanas ruling at yung tinutukoy na Executive Order 138. Ikalawa, alamin natin ano yung epekto nitong Mandanas ruling at devolution Executive Order sa mga serbisyo para sa bata. At ikatlo, anong ating gagawin? No? Tumutukoy ito sa isang child-responsive budgeting para muling tiyakin na natutugunan natin yung obligasyon ng ating pamahalaan na isakatuparan yung mga commitment natin doon sa Convention on the Rights of the Children. So yan po ang ating lalamanin ng ating talakayin ngayon. Ngayon, para matulungan tayong maintindihan itong Mandanas ruling at itong Executive Order, panuurin at pakinggan natin si Jessica Cantos Reyes sa ginawa nilang pag-aaral kaugnay dito sa paksang Mandanas Ruling at Executive Order. Si Jack ay mula sa non-government organization na Action for Economic Reforms at kabilang rin siya sa Social Watch Philippines na parehong may advokasya para sa pagpapalakas no ng public finance ng ating bansa. So sige po, panuorin at pakinggan natin si Jack Cantos Reyes. Magandang araw sa lahat. Today, we shall talk about data-driven development or 3D and the Mandanas-Garcia ruling. We shall call it Mandanas ruling for brevity. So, what's it all about? Briefly, then Congressman Mandanas and Garcia questioned the insertion by Congress of the words internal revenue in the phrase national taxes found in Section 284 of the Local Government Code of 1991. Such insertion caused the diminution of the base for determining the just share of the LGUs in the national tax collection. The Supreme Court has declared such insertion unconstitutional. This paved the way for the inclusion of the collections of the Bureau of Customs in the determination of the base amount for the computation of the internal revenue allotment, or IRA. It's now called National Tax Allotment, or NATA. In effect, while the 60-40 proportional sharing remains the same, with 60% going to the national government and 40% going to local governments, the enlargement of the pie with the inclusion of the customs collections and other levies collected by the Bureau of Customs effectively increased the take of the LGUs and diminished that of the national government. So that's for our brief background. This presentation has four parts. First, we shall give you the good news. Second, we shall tackle what I would call the reality bits and bytes. Third is what I call the devolution tadas or to-dos. We are putting some kind of a magic tada spin as it looks like there's a lot of surprising stuff that LGUs need to do. Finally, in terms of data-driven development, what can the people do? Okay, ready? So let's dive in. First on the good news. More resources will be within the control of local governments. Second, delivery of public goods and services can be more accurately directed and quickly delivered to those who need it.
After all, those on the ground know the situation better. Third, projects and programs can be easily monitored by constituents. And combined with the CBMS and other site-specific data, there is that greater opportunity for evidence-based planning and policymaking. So, just how much of an increase in NATA for LGUs are we talking about? For 2022, early estimates from the Department of Finance put the increase in NATA by about 28% or roughly 234.3 billion. The projected nominal increase for a hypothetical first-class province would be almost a billion pesos. For a first-class city, it's 480 million. For a first-class municipality, it's 228 million. Now, we go to the reality bits after seeing all those pesos and centavos. Even if there will be an increase in the 2022 NATA among LGUs, there are mandatory minimum and maximum allocations that they must follow under the local government code, like the cap on personal services. It should be up to 45% of annual income for first to third class LGUs and 55% for fourth to sixth class local government units. There is a minimum of 5% of the total budget allocation for gender and development, and a similar 5% floor for the Disaster Risk Reduction Management Fund. Another example is the allocation of at least 20% of the NATA to the so-called Development Fund, which essentially are the LGU's infrastructure and capital expenditures. Some might say that these mandatory allocations limit the flexibilities of LGUs to effectively respond to what is actually needed by the community. But I would tend to agree that these minimums and maximums can temper the potential abuse that might happen with regard to the LGU budget. Can you imagine if, say, 75% of the total budget for the year is all spent on personnel and the remaining 25% is split for programs and expenditures? Problema yan, di ba? Parang konti na lang yung naiwan for programs. But now that we are strongly advocating for data-driven policymaking, we can use site-specific data so that resources that would be going to LGUs can really be utilized to answer the particular needs of their constituents and be applied to, let's say, how the 20% development fund can be utilized. A quick look, for instance, at access to potable water of all barangays will easily guide planners and policymakers where water systems are most needed. Data on underweight and stunted children, which are regularly collected by barangay health workers, can be used to target areas for more and better school feeding programs. Another reality bit is the mandatory and optional positions within the LGU bureaucracy. This is a happy reality bit of information insofar as our desire to have data-driven policies at the local level. Because of the passage of Republic Act 11315, otherwise known as what I mentioned earlier, CBMS, the Community-Based Monitoring System Law, cities and municipalities are mandated to have a statistician in their office plantilla. We hope that LGUs make an earnest effort to hire the appropriate statistician to have interoperable statistical systems, not just across offices within a specific LGU, but statistics that can be shared, data that can talk to each other from the barangay, town, municipal, provincial, regional, all the way to the national level. Now, for some realities that really bite. Sure, for 2022, there will be an increase in the absolute amount of NATAs that LGUs can have, but an examination of the Commission on Audit reports for 2015 to 2018 by the World Bank showed that nearly half of LGU's capital outlays remained unspent. A 20% increase of capital outlay is projected to increase underspending by 15 percentage points for provinces and cities and 24 percentage points for municipalities. So we are really talking about absorptive capacity here. And while sure, NTA in absolute amount will increase by 2022,
But for 2023 and 2024, it will definitely fall. Why kaya? Can anybody guess? Well, the national government's tax collection has fallen as a result of the pandemic and the economic slowdown that ensued. Members of the local government unit's local finance committee are well aware that the basis for computing the NATA is 3 years back. So for 2022, we are looking at the 2019 national government tax collection. So 2019 is a pre-COVID year and the economy and our tax collections were in good shape. That's why IRA or NATA will increase definitely for 2022. But the story on the tax collections and the economy for last year, 2020 and 2021, is a different story altogether. These are COVID years, and that's when we had the economic slowdown and, of course, the decline in government's revenue collection. And not only are national tax collections down, local revenues collected by the LGUs are likewise extremely impaired because of the pandemic. So, nakakapang talaga ng ulo pagbaba ng tax collections. So later, daanin natin sa workshop how LGUs would cope with the reduction of the absolute amount of their NATAs for 2023 and most likely for 2024 as well. Using data-driven principles, how can LGUs strengthen capacities to raise their own revenues? Now for the devolution. Ta-da! Executive Order 138 has put in place the devolution framework that would guide both national government agencies and local governments in implementing the Mandanas ruling. Essentially, it says that national agencies will just steer, parang sila yung magdadrive, no? Meaning they will just provide the policy direction, but the rowing and the hard lifting would have to be done by the local governments. In the preparation of the LGU's devolution transition plans, again, it is important to use data-driven principles. Do we have enough personnel that can deliver the goods and perform the functions of the devolved functions? Do we have enough resources to fund salaries, capital outlay, and operational funds for programs? If we do not have enough, how can we close that fiscal gap? The other questions are we really spending the funds in the most cost-efficient way? And are we collecting revenues in the most cost-effective way? How do we measure success in the delivery of those devolved functions? Bottom line, a lot of capacities would have to be built, starting from the generating real-time, correct, and accessible data so that we are able to establish a baseline from which performance can be measured. What can the people do? I think the pandemic has brought to fore the reality that people should be active members of their own community to be real development partners of their elected barangay captains, concejales, vice mayors, mayors, bokals, vice governors, and governors. Mindsets are starting to change. It is not enough to vote for your local bets and afterwards just let them be. Bahala na kayo, parang ganon, di ba? Let them be on their own to govern. We also need to change the mindsets of elected government officials who think that winning elections is a franchise for them to just do whatever they want to do and no longer consult the people because they can claim that they have the electoral mandate. Yes, it may be difficult to set aside time and effort. It can be frustrating as well if we don't have officials that are open to data-driven and participatory principles. But as I said, the pandemic and other development challenges have provided windows of opportunity for these transformative principles to take root. Members of CSOs, civil society organizations, and the academe can be active members of local special bodies, and most importantly, the local development council. Makilahok po tayo. They can help design data gathering instruments. They can access, analyze, and suggest how the LGUs budget can be allocated using site-specific data as basis. And they can help develop performance indicators to see if targets are achieved and if devolution is working. Dito na muna po nagtatapos ang aking presentasyon. Hope you can use this trigger input in the ensuing workshops and in designing responsive budgets and tax measures
in your own communities. I wish us all the best of luck in adapting to the new rules and the new challenges before us. Thank you and have a good day. Paliwanag. So nalaman nga natin na may dagdag tayong resources no sa ating lokal na pamahalaan dahil kasama na ngayon sa ating ERA yung collection mula sa Bureau of Customs. Magkano raw yung nasabing posibleng paglaki? Abot daw ito ng 232 billion for 2022. Ngayon, yung usapin ng devolution na napasadahan naman natin na pagtitiyak ito no na yung mga functions na isinasagawa ng executive branch ay maililipat o isasagawa na ng ating lokal na pamahalaan at naghahanda na nga sila dito. Naglilinawan ng papel ng pamahalaang nasyonal at lokal at pinaghahandaan na yung mga devolution transition plans no. At meron ding balak itayo na growth equalization fund at itong pagbubuo ng mga committee on devolution para matiyak na maisasagawa na itong devolution. Ano ba yung mga konkretong programa o serbisyo no na ma-devolve? So halimbawa dito sa ating social welfare services for by 2022, itong ating programa kaugnay ng comprehensive project for street children, assistance to persons with disabilities, recovery and reintegration program for trafficked persons at saka itong sustainable livelihood program ay ma-i-implement na o ang mag-i-implement na nito ay ang ating mga lokal na pamahalaan. At ang papel ng national government ay ang pagbibigay ng direksyon no? At saka mga standards sa pagsasagawa ng mga programang ito. At kaugnay naman ng mga assistance to individuals in crisis situation, madedevolve din ito. Pero merong matitira o may maintain ang national kung saan sila rin ay magbibigay nitong assistance na ito para sa mga vulnerable at saka distressed individuals no na nangangailangan ng financial assistance. Ano pa? So itong supplementary feeding program ay i-devolve din. Pero yung mga 5th and 6th class municipalities ay tutulungan pa rin ng ating national government. Tapos itong programa for older persons at saka itong Kalahi Seeds program ay unti-unti na rin i-devolve na no? May transition period dyan hanggang itong Kalahi nga hanggang 2023. So yan po ang mangyayari sa ating social welfare services. At itong nakaraang taon no, may mga programs, projects, and activities na pinace out, binawasan, o hindi na itinuloy mula 2021. Kasama niyan dyan yung supplementary feeding program para sa ating daycare centers, no, yung mga bata sa daycare, tapos yung ating sustainable livelihood program, yung AICS, recovery and integration program, pati yung services for residential and center-based clients natin, yung mga ating homes for the for street children o kaya homes for bahay pag-asa, shelters, no? Kasama na rin po yan sa i-devolve. Sige. Ano pa? Ang Department of Health po ay meron ding mga programa at servisyo na i-devolve. Pero meron pa rin mareretain o mananatili sa kanya. So kasama dun sa fully na madedevolve ay lalo na kaugnay ng bata, itong integrated management of childhood illnesses.
Pero yung mga sakit tulad ng yung mga mass drug administration, mga mental health related, tsaka itong national immunization program, ire-retain yan sa national level. So ito po yung para sa ating pangkalusugang programa. Anong uli ang sinasabi no ng ating anong epekto nitong Mandanas ruling at saka executive order? Mas marami nga raw no madadagdagan ng resources na nasa control ng ating lokal na pamahalaan. Tapos mas mabilis ang mga serbisyong maisasagawa kasi diretso na doon sa ating mga benepisyaryo. At yung mga programa at serbisyo, mabilis ding mamomonitor o masusubaybayan ng ating mga constituents o ng ating mga kababayan sa ating lugar. At mas matutulungan tayong magamit ang ating mga datos para sa ating evidence-based planning and budgeting. No? Mahalagang ma-maximize natin ang mga opportunities na ito, lalo na kung pagtugon sa mga pangangailangan ng bata ang ating pag-uusapan. Ngunit, kahit may opportunities tayo, meron pa rin mga bagong sitwasyon at meron rin challenges na kinakaharap sa pagbabudget na ito. Kasi syempre, kahit nadagdagan yung ating mga pondo, marami pa rin mga programa at serbisyo ang pangangailangan, hindi lang para sa bata. Kaya kailangan maging masipag tayo no sa pag-a-advocate ng mga budget para sa mga bata no. Ano-ano ba yung mga challenges na kinakaharap natin sa pagbabudget at paggastos para sa programa sa bata? At ano-ano rin yung kailangan nating isagawa para mapahusay pa natin yung pagbabudget at paggastos para ma-realize natin yung mga karapatang pambata. Mga tanong ito no na ating pag-isipan ng husto at isama sa ating pagpaplano. So dito sa ating yung susunod na dapat na ginagawa natin, balikan natin yung sinasabi nating evidence-based planning and budgeting na ang gamit ay ang child's rights situation analysis. So mahalagang aalamin natin kamusta na ba talaga yung kalagayan ng mga bata? Ano-ano yung mga karapatang pambata na nalalabag o hindi natutupad? Ano-ano ang ating mga programa at serbisyo o PPAs para sa mga bata sa kasalukuyan? No? Mga PPAs na magtitiyak na naisasakatuparan yung karapatang pambata. Ngayon, kung may existing na, alamin natin may kulang pa ba? Ano pa ba yung mga pangangailangan ng bata na hindi pa natutugunan? Lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar na bata, yung mga hindi naaabot pa ng serbisyo. No? Ano-ano pa yung mga kailangang isagawa para maabot sila ng mga programa at serbisyo. No? Hindi lang mga kailangang gawin, kundi kailangang pondo para maisagawa ang mga serbisyong ito. No? Magkano? Ito yung mahalagang tanong. Magkano pa yung dapat napunuan para mapondohan lahat ng mga programa at serbisyong tutugon sa mga pangangailangan ng bata. Okay, so yan yung mga paalala bago tayo mag-break. Marami-rami na tayong, baka magka-indigestion na tayo, so mag-health break muna tayo. Sige po, mga 10 minutes tayong health break.
Sige po, nandito na po ba tayong lahat muli? Healthy na tayo uli? Sige, tuloy na po natin, no? Ano nga ba ang paraan, no, para mapahusay natin ang ating pagbabudget at paggastos para sa bata? Ang isa nga pong nakikita nating paraan ay ang budget tagging. Alamin muna natin bakit ba mahalaga itong budget tagging na to. Una kasi, kahit bago pa mag-COVID, marami na sa ating mga batang Pilipino, ay mahihirap. Marami ang malnourished, nakakaranas ng gutom, hindi nakakapag-aral. At marami na sa kalsada, no? Nakapakalat-kalat. Meron din tayong mga bata na nagtatrabaho o nasa child labor, lalo na yung mga nasa delikadong gawain. At meron ding mga natatraffic o nadadala sa ibang lugar nang hindi nila nalalaman. Marami ring mga violations o abuse na nangyayari o nararanasan ng ating mga bata. Marami rin ang mga napapabayaan at yung iba ay walang access sa pangkalusugang serbisyo. Hindi man lang nakakakita ng doktor sa kanilang mga sakit, para sa kanilang mga sakit. Tapos dumagdag pa itong ating COVID-19 na pinagdadaanan ngayon, no? Mas pinalala nito ang kalagayang kinakaharap ng ating mga bata. Ngayon, kahit napakalala na nga ng sitwasyon nila, makikita pa rin na kulang yung pondo para sa programa at serbisyo para sa mga batang ito. Ngayon, may marami pang challenges, no, sa ating pagbabudget para sa mga bata. Doon sa mga nakita nating budgets, no, budget documents, makikita natin na naka-lump sa iba pang mga paggastos itong budget para sa mga bata, no. Kasama na yung 1% na IRA allocation para sa Local Council for the Protection of Children. Meron ding mga iba't ibang reporting formats kaya hindi natin malaman magkano ba talaga yung nagastos natin para sa mga bata. Pag tinanong natin magkano ba talaga, hindi natin masagot, no? At dahil yung reporting reporting format nakaayon dun sa hinihingi ng COA by expense class, nahihirapan tayong i-describe magkano by PPA o by programs, projects and activities ang nailalaan at nagagastos. At marami rin sa ating mga lokal na pamahalaan, hindi na pupondohan yung mga programa, proyekto at activities nila para sa mga bata na nakasaad doon sa ating annual investment plan o program. Bukod doon, dagdag pa ng mga problema o kinakaharap sa pagbabudget. Kulang tayo sa tool format na magbibigay sa atin ng impormasyon kung magkano yung nagagastos natin o nailalaan para sa programa para sa bata. Kaya nahihirapan tayong magpakita ng ebidensya at mag-analyze, no, kung paano ba itong pagbabudget natin para sa mga bata. Hindi natin kasi malaman mula dun sa pinlano natin magkano kaya yung naaprubahang budget at magkano yung nagamit dun sa mula sa naaprubahang budget na batay sa programa, proyekto at activities, no, ng ating plano. Tapos lalo pa meron na nga tayong mandanasuling ngayon, so nadagdaga ng mga pondo, pero hangga't hindi natin natitilad-tilad, no, natutukoy ano ba yung mga programa, activities and projects for children, mahihirapan pa rin tayong alamin, no, kung magkano talaga yung nalalaan. Kaya ito yung kahalagahan ng tinatawag na budget tagging, no. Ano ba yung layunin ng budget tagging na to? Matutulungan tayong sundan, no, at ma-analyze mula pa lang sa pagpaplano hanggang sa naaprubahang budget at paggamit ng budget na ito, kung magkano yung dumaan
na mga pondo mula sa plano hanggang sa paggastos nito. At makakaya na natin na mag-report tungkol dito, tungkol sa mga na-allocate natin at nagastos sa mga child-focused na programa, proyekto at activities. At pwede na rin nating maikumpara, no? Matutulungan tayong maikumpara kung itong mga ginastos natin ay may nakakabit na outcome na expected mula doon sa mga national plans, no? Na na-adapt natin sa ating local level, makakaya na nating magbigay ng report. Kasi meron na tayong datos tungkol sa budget na nalaan natin, magkano yung nailaan at magkano yung nagastos. At malinaw na alam natin kung ano yung nakokontribute ng ating pagpopondo dun sa mga inuna natin, no, yung mga priorities natin sa ating pagbabudget. So dito natin inaasahang makakatulong itong budget tagging. Paano ba itong proseso ng budget tagging na ito? No, may tatlong phases iyan. Ang unang phase mula dun sa pagpaplano, no, ng budget, paghahanda para sa budget, kailangan matukoy natin ano-ano yung mga child focus programs, projects, at activities mula pa lang sa plano, mula pa lang sa AIP, yung mga pumasok na PPAs natin for children na na-approve sa ating annual investment plan at kung ito ay na pondohan. So titingnan natin sa approved budget document natin o yung ating appropriation ordinance, no? Kung napondohan, no, yung ating PPAs. So titingnan natin, binubusisi natin, inaalam natin doon sa approved budget, no. So tutukuyin natin parehong ito bang mga parehong PPAs na kasama sa plano ay napondohan. Bukod dyan, no, itong phase 3, pagka i-implement na, gamit ang ating statement of allocation, no, yung, o yung SAOB, o yung mga disbursement reports natin, makikita natin doon magkano na doon sa na-aprubahang budget yung nagagastos. So may malinaw tayong pag-track mula sa AIP na na-aprubahan sa budget at nagagastos na mga PPA na nakatukoy sa mga programa at serbisyo sa mga bata. So ito yung maitutulong sa atin ng budget tagging, no? May malinaw tayong kaalaman tungkol sa magkano ang nagagastos para sa bata. Ano ba yung saan pa makakatulong itong ating budget tagging na to? Kung maalala nyo, meron tayong child-friendly local governance audit, di po ba? Magagamit natin itong impormasyon na mag-generate ng tagging doon sa hinihinging impormasyon tungkol sa budget allocated and utilized para sa children's programs doon sa ating CFLGA. Kasi ang ebidensya natin, may malinaw na PPAs tayong napondohan throughout the years o annually, at ano-ano ang mga PPAs na ito. Saan pa natin pwedeng magamit? Ito halimbawa ito, no, nung kung paano natin magagamit. So may trend tayong makikita, no? Over the years, magkano yung ating nalalaang, magkano yung total budget muna ng ating lugar, no? Ng ating pamahalaan. Kasama na yung special education fund, no? Magkano yung mga nalalaan para sa bata, yung total para sa bata. Magkano naman kaya yung mga para sa child protection programs and services. So pinakikita nito, ito yung actual na data ito, kaya nakita natin na medyo mababa, no, yung pag nalalaan na budget para sa mga child protection programs and services, no. Ano pang halimbawa ang makikita natin? Paano natin gagawin to, no? Yung pag-a-analyze sa budget na ito. So maalala natin, meron tayong apat na child's rights pillars, no? Ito yung ating mga child's rights categories, yung right to survival, right to development, right to participation at protection.
anong gagawin natin? Yung mga PPAs, ikakategorize natin saan kaya sila kabilang, no? Ano yung karapatang pambata na natutugunan ng mga PPAs na ito? Paghahati-hatiin natin sila dito sa apat na kategoryang ito. At kapag ka nahati-hati natin doon, magkano yung nailaan para sa PPAs na yon? Pagka meron na tayong impormasyon kaugnay nito, maari na nating i-plot, no? Makikita natin dito sa ating graph, no? Na mayroong tayong budget na nailaan sa child development at ito nga yung pinakamalaki. Pero yung para sa iba, yung child protection, survival, lalo na sa participation, ay parang halos wala, no? So, nakikita natin yung magnitude o level ng spending. So, merong marami, merong kaunti, at merong wala. So, makakatulong ngayon itong ganitong pagtingin o pag-intindi doon sa mga susunod nating pagbabudget sa mga PPA sa bata. Ngayon, ang susunod na tanong kasi ay, saan ba pwedeng i-charge, no? Ano ba yung pwedeng pagkunan natin ng mga budget para sa programa at serbisyo sa bata? Balikan natin, no? Alalahanin natin yung na-discuss kanina na merong mandatory appropriations. At dahil nga sa Mandanas, medyo lalaki rin ito. Pwede ba tayong mag-charge ng PPAs para sa bata dito sa mandatory appropriations na ito. Dito sa DRRM fund, so kung meron tayong mga programa o serbisyo o activities kaugnay ng children in emergencies, maaari nating tingnan itong DRRM fund at doon tayo mag-charge. Ito ring mga itong gender and development fund, no? Maraming mga trainings related sa gender at bata, no, na pwede nating ma-charge dito. Meron ding discretionary funds, no, ang ating local chief executive. Baka pwedeng kung kaya naman nating bigyan ng justification, no, at dahilan, mahigpit na dahilan kung bakit kailangan pondohan ng ating PPA, mas maganda, no, para maidulog natin at ma-allocate, no, yung ilang bahagi ng discretionary funds para dito. Ngayon, yung may intelligence fund din, no, ang ating pamahalaan, may allocation din dyan, para dyan. Ngayon, pwede nating gamitin ito para sa surveillance ng ating online, halimbawa yung surveillance ng mga online sexual abuse, no, against children, o kaya yung mga trafficking sa pagbabantay, pagmamanman, no, sa mga activities na kaduda-duda na nagaganap sa ating mga barangay o sa ating lugar. Ano pa? Itong ating 1%, no, na 1% ng IRA na kung saan inilalaan para sa pagpapalakas ng ating local Council for the Protection of Children. Sige, mas palawigin pa natin ang diskusyon kaugnay nito. Pero nais ko rin idagdag na yung development fund na 20%, maari din tayong mag-charge ng mga programa para sa bata dito sa 20% na ito. So halimbawa kung may infrastructure kaya tulad ng mga playground, library, o museum, pwede para sa mga bata, pwedeng dito natin ma-charge. Sige. So, palalimin ngayon natin itong usapin ng 1% kasi madalas itong naitatanong, no, sa pag meron kaming mga training. Ano ba itong 1% ng IRA na ito para sa LCPC? So, sabi nung batas ay maglaan ng 1% ng ating IRA o NATA na nga ngayon, National Tax Allocation, para palakasin yung ating LCPC. So, merong 1% mula sa barangay, munisipyo, syudad, at mga na maaring dapat i-allocate para palakasin ang ating LCPC.
At dagdag pa dyan, kailangang mag-appoint, no, magtalaga ng local social welfare and development officer na siyang tutulong sa mga batang children, no, in conflict with the law o CICL kung madalas nga nating tawagin. So ito yung sinasaad sa batas. Ngayon, dahil marami pang nagtatanong, paano ba o paano mo gagastusin itong 1% na ito? So gumawa ang ating Department of Interior and Local Government ng Memorandum Circular noong 2012, number 120, no, kung saan nagbigay siya ng gabay kung paano gagamitin itong 1% na ito para palakasin ang ating local council for the protection of children. So unang-unang sinasabi niya na gagamitin ito para sa paghahanda ng mga annual work and financial plan, no? Ikalawa, yung paggawa natin ng development plan for children. Yung paghahanap natin ng datos, maaari nating gamitin para dyan. Yung investment plan for children, yung paggawa ng mga policies o code for children, yung paggawa natin ng local state of the children report, no, para malinaw na meron tayong kaalaman sa kalagayan o sitwasyon ng mga bata. At itong children's profile, ito yung pag-alam gaano karami ba itong mga bata, ilan ng mga batang may kapansanan, ilan ng mga batang nasa malalayong lugar, ilan ng mga batang hindi nakakapag-aral, tama-tama magagamit natin ang 1% para alamin ang mga bagay na ito. Pagpapalakas din, no, paggawa ng mga ordinansya at mga policy kaugnay ng ating mga child-friendly commitments. So yan, paghahanda ng lahat ng yan. Ikalawa, yung pag-conduct ng ating mga advokasya, no, para malaman ng ating mga mamamayan yung karapatan ng mga bata, rights and welfare. Pero syempre, dapat kasama ng karapatan ay yung responsibilidad. So kasama rin dapat sa ating mga ginagawang impormasyon, yung karapatan at responsibilidad ng mga bata kaugnay ng karapatan, ano? Karapatan at responsibilidad ng bata. Ikalawa, yung pagsasagawa ng mga capability building activities ng mga stakeholders, lalong-lalo na yung tumutulong o diretsyong nag-handle ng mga bata. Makakatulong din ang magagamit din ang 1% na ito dun sa regular at special meeting ng ating council o yung LCPC natin. Ikatlo, yung paggagawa nga ng database, no, ng para sa bata. At ikaapat, pagtulong sa mga batang may nangangailangan, lalo na yung pagre-refer sa kanila. So yung nabanggit natin kung ang mga bata ay naabuso, no, physically, sexually, o nagkaroon ng mental health concerns, ng pag-refer sa mga doktor, sa mga counselor, sa mga therapist, magagamit din itong 1% na ito. Pagbubuo ng mga advocacy materials, no, at itong paggagawa ng information system para sa para malaman natin yung tiyak na kalagayan ng mga bata. At isa pang mahalagang gawain yung pagdo-document o pag ng mga good practices natin, mga magagandang PPAs na may magagandang resulta para sa bata. Kailangan na do-dokumento natin yan para naisasagawa rin ng ating iba pang barangay o iba pang katabing munisipyo o syudad o sa buong probinsya. No? Mas mapaparami natin yung magsasagawa ng magagandang gawain ito. San pa, paano pa pwedeng gamitin? Itong pag-monitor, no, pag-subaybay kung ito bang mga batas ng batas sa national level ay na-adapt natin sa local level. No? At saka na-assess ba itong mga programa, proyekto at activities para sa mga bata na isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na itong mga daycare centers natin, pagre-recruit ng ating daycare workers, itong pagtugon sa mga iba't ibang
tipo o forma ng pang-aabuso sa bata, no? Tayo ba ay nakakapag namo-monitor natin gaano karami ang batang naaabuso at nabibigyan ng serbisyo. Yun yung mas mahalaga eh, malinaw sa kanila na merong serbisyo o merong tulong na makukuha ang mga batang naaabuso, no? Para mahinto na itong pang-aabusong ito. So nakalista pa po dyan, no, yung ating dapat na isasagawang pagmo-monitor, no, dun sa mga iba't ibang proyekto ng ating lokal na pamahalaan. So iyan po yung sinasabing paggagamitan ng 1%. Ngayon, sabi rin doon sa memorandum circular na ito na hindi lang 1% sa 1% ka magcha-charge ng mga programa at proyekto mo para sa bata. Pwede rin gamitin yung iba pang bahagi ng budget tulad ng ating 20% development fund. So, yan ang mga gabay, no, na na pinapaalala sa atin ng memorandum circular na yan. So kahit 2012 pa yan, yan pa rin po ang umiiral sa ngayon, no? Gabay na maari nating gamitin sa pagbabudget para sa bata. Ngayon, itong ating mga BCPC, maliliit lang po ang mga pera ng ating barangay, lalo na yung mga barangay na nasa 5th and 6th class municipalities. Sino ang pwedeng sumuporta sa kanila? So yung kung saan sila nakakabilang na munisipyo o syudad, maaring maglaan, no, ng pondo mula sa 1% na IRA na ito para matulungan yung ating mga barangay sa pagtugon sa mga pangangailangan ng bata. Ano pa yung sinasabi ng ating mga batas kaugnay ng pagpupondo sa bata? Mula mismo sa ating annual budget, no, pwedeng mula doon maglalaan tayo ng budget para sa, lalo na itong nasa batas ng Republic Act 10630, no, budget para sa children in conflict with the law, no? Tulungan natin sila, bigyan natin sila ng karampatang counseling, rehabilitation, and reintegration programs. At saka kasama na dun yung diversion programs. Ano pa yung pwede nating magamit sa ating local na resources? So itong ating special education fund, ito yung proceeds mula sa 1% na tax dun sa assessed value ng real property. So ito ay dedicated fund para sa edukasyon, no? Meron ding gabay para dito, merong memorandum circular din na isinagawa ang DILG, DBM at DepEd, nagagabay kung saan gagastusin itong special education fund na ito. So, marami nga na tayong nabanggit, no, na mapagkukunan, no. Ang tanong, sapat na nga ba ang mga resources na ito, no, na nalalaan para sa LGUs upang tugunan yung pangangailangan ng mga bata? Ngunit mukhang kulang pa rin. Sabi nga doon sa nabasa kong news ngayon, doon sa computation, halimbawa ni Senator Chis Escudero, sabi niya, sa bawat, kung meron man tayong nakuha na isang bahagi, tatlong bahagi naman ang kailangang gastusin para sa mga pangangailangan ng ating lokal na pamahalan. So, malinaw na sinasabing kulang pa rin, no? Kaya kailangan nating palakihin pa itong ating revenue, no, ng mga lokal na pamahalaan. At paano natin maaring gawin yon? No? Tingnan natin ano ba yung pwedeng pagkakitaan doon sa ating lokal na pamahalaan. Ano yung binigay na taxing powers para sa ating lokal na pamahalaan? No? Balik-aralan natin ang mga ito. Meron tayong listahan dito para sa ibang pagkakataon. Ito naman ang ating bigyan ng pansin, no? Mas malawak na pag-uusap tungkol dito sa pagpapalaki ng ating pondo. So hanggang dito na lamang po ang ating usapan. Marami pong salamat sa pakikinig sa ating usapan session na ito.
Salamat po uli. So, ulit, maraming salamat. Thank you, Ms. Luz, for pointing out the importance of having a child rights lens sa usapin ng budget. Karugtong pa rin po ito sa unang webinar natin. Kung naaalala nyo, ang discussion ni Ms. B. Cabiles tungkol sa child rights situational analysis, kailangan natin malaman, pag-usapan at makita kung ang ating pinopondohang mga programa at interventions para sa mga bata ay angkop at tumutugon sa mga sitwasyon nila at mga pangangailangan ng mga bata. Sana wag po natin kalimutan ang sinasabing progressive realization. Habang tumatagal, lumalawak at nag-e-expand ang coverage or naaabot natin na mga bata or yung mga interventions natin, mas marami na tayong mako-cover. So, at huling pala, huling reminder ay ang 1% na allocation para sa LCPC po ay minimum lamang po ito. Again, minimum po ang 1%. Pwede po ninyo ito taasan. At kaya kailangan natin ng maayos na magawa yung child rights situational analysis para alam natin yung budget natin at mai-increasean po natin yon. Maja-justify natin bakit kailangan natin taasan itong 1% na budget ng LCPC. So gawin nating child responsive ang ating mga plans and budgets for children. At dyan po nagtatapos ang ating pangalawang webinar. Maraming salamat sa ating mga LCPC'ng gumagalaw. Please visit the official Facebook page of CWC for updates and of course, yung winners ng ating Facebook takeaway game. The recording of today's webinar will also be available on CWC's Facebook page. And your e-certificate will be sent to you by the Secretariat after you accomplish the online feedback. Check niyo po yung chat box for the link to the online feedback form. Maraming salamat sa lahat and see you all next week.